ko na si Doktora. Si Doktora Katrina. Good morning! Pediatrician siya. Pediatrician si Doktora Katrina Flor Cruz. Sukay natin yan si Dok din eh. Galing siya sa Medical City Lifestyle and Wellness Center. Tsaka, nag-clinic ka rin pala sa Urology Center of the Philippines. Yes. Kay Dr. Joseph. Kay Dr. Joseph. Kasama ko si Dr. Joseph. Tsaka sa The Medical City. Yes. Santa Mesa and sa Timog Avenue. Ayan. Writer din pala at editor si Dr. Katrina ng numerous articles published by the Medical Tribune and Pharmacy Today. Ayan. Local and Season Editions. Yes. Thank you. And pag-uusapan natin ngayong umaga, Doktora Pebbles, yung patungkol nga sa amebiasis. Mm-hmm. Kasi diba, baha ng baha, maraming nakakainom ng mga contaminated water. Mm-hmm. Very dangerous ba ang pagkakaroon ng amebiasis? Kasi sinasabi nila, life-threatening daw itong sakit na ito. Opo, yung amebiasis kasi, it's a kind diarrhea na caused by a parasite. Malit na malit lang to, no? Pwede siyang pumasok nga sa mga maduduming tubig or sa pagkain. So, life-threatening siya in the sense na pwede mag-cause ng dehydration. Mm-hmm. And then, later on, dun yung siyempre mag-lead sa mga hindi natin gustong mangyari. Mm-hmm. Kasi sabi nila, after malaria daw, ang pagkakaroon ng amebiasis, ang isa sa pinaka, parang deadly, very deadly yung kanyang virus na pag... Virus or bacteria? It's a parasite. It's a parasite. Opo, it's a parasite. So, it's a... it's a parang maliit na cell lang siya. So, mm-hmm. maliit na maliit siya. Kaya pwede nga po siyang pumasok sa mga bawa, sa mga tubig. Hindi natin siya nakikita. Mm-hmm. So, pag nainom natin yung tubig na may amoeba or nakakain tayo ng pagkain na contaminated nun, pwede siyang mag-infect sa ating tiyan. And at the same time, magkukos siya ng severe diarrhea, very watery. Tapos, may pagsusukang kasama, may lagnat. And nangihina yung ang bata or yung infected nung amoeba po. Mm-mm. Paano mo malalaman, Doc, kung ito ay regular lang na diarrhea against amoebiasis? Is there a difference mm-mm. on the signs and symptoms? Kasi parang pareho lang yung binigay mong simptomas. Opo. So very general kasi yung symptoms niya. Kung, tandaan po natin ang diarrhea kasi marami siyang causes. It's not just, hindi dahil may diarrhea, amoeba ka agad. Pwede siyang virus. Mm-hmm. Na-mention niya, virus, pwedeng bacteria, or pwedeng ang parasite. Mm-hmm. Ang makikita kasi natin sa base sa history, very important yung history. Meron bang na-take yung bata o yung pasyente natin na source ng water source na hindi reliable? For example, kami yung mga, let's say, sa evacuation centers, yung mga wala tayong makikuhang malinis na tubig o kaya yung food handling natin, ganun. Mm-hmm. Tapos, yung common yung symptoms na nakikita natin, it's very watery, may fever. Talagang, kumbaga, toxic looking din yung bata kasi suka din ang suka. Tapos, kumukulo ang tiyan. Okay. Pero pagka na meron ka nitong amebiasis nga, Doc, ano, sabi nila hindi na ito matatanggal, parang andun na talaga sa katawan sa tummy. Mm-hmm. Meron kasing mga tinatawag na parang carriers na mm-hmm. pwedeng meron tayong mga maliliit nga na parasites sa ating katawan, pero wala siyang cause, hindi siya nagko-cause ng mga symptoms ng tulad ng sa severe diarrhea. So, parang carrier lang siya. So, mm-hmm. pero once na nagkaroon tayo ng mga symptoms, that's the time we have to seek consult. Doc, may mga pictures tayo sa likod. mga bacteria siya tayo. Let you see through the microscope. I think that's amoeba. Kasi it burrows sa ano. Iba-iba so, pang kinds ang bacteria siya. Yung parasite. Isang klase lang siya. So, it's in amoeba. Pero maraming klase ng bacteria na pwedeng mag-cause ng diarrhea. Mm-hmm. Okay. And amoeba, it's in a different class. It's a more of a parasite. Ang nakakatakot kasi, di ba like drinking water, maputi siya, malinis siya. Mm-hmm. Will you notice difference? No. Kasi it's microscopic at dilinis. Kailangan talaga microscope most examination. Most of the parasites, yung eggs kasi they're mm-hmm. all microscopic. So we cannot see. Mm-hmm. Kailangan talaga examination. Usually, we see it in the stool. So, meron tayong hahanapin siya yung amoeba. Tapos, may mga confirmatory test din. Kung may nakita yung mga dun sa, ano, sa initial na stool sample. May kilala kasi ako, umiinom sila ng tap water from the faucet. Mm-hmm. Pwede bang makontaminate yun? Opo, pwede po siya. Lalo kung hindi naman natin na-purify. Tapos, hindi na natin maiwasan. May mga leaks din ng mga pipes. So, pwede rin siyang makarusot. Pati po yung mga street foods. Kasi sabi nila pag kumain daw ng isa. More of food handling. Kasi fecal oral route siya. So that means na
yung may host na nag-bash siya, tapos may na-contaminate, no? Kaya hindi siya nag-wash ng hands niya. So matagal siyang mabuhay, ibig sabihin, kasi imagine mo, dumumi ka na, tapos hindi ka nag-wash ng hands mo, tapos nagluto ka na, tapos buhay pa rin yung parasite na yun hanggang pumasok na sa'yo. So it's very important when you prepare the food, wash hands first, yun. Very important. Then, yung food na kakain natin, kung raw yung food, hugasan natin ng mabuti. Pagka magluluto, siguraduhin luto talaga siya. Mm-hmm. Tapos yung tubig natin, mas maganda kung purified, filtered, o kaya ay kung wala talagang means, pakuluan natin siya 10 to 15 minutes, rolling boiling water siya dapat. Okay, ito pong parasite nito, Doc, kasi di ba may ibang mga parasites na nagla-lodge siya sa iba't ibang part ng body? Mm-mm. Ito bang particular, dito talaga siya sa stomach, nagsistay yung parasite? Pwede siya mag-complicate kasi pumunta sa liver, magkakwash yung tinatawag na abscess. So, usually ang manifestation nun would be abdominal pain sa may dito sa may bahagi ng atay. So, magkakos din siya ng mga hindi magandang komplikasyon. So, kailangan din yung i-treat. So, kailan dapat dalhin sa ospital ang isang taong suspected na merong amebiasis? Once na nakakita na tayo ng, mabawa, naka-experience na tayo ng talagang severe na pagtatae or diarrhea, na nag-vomit. Ganun, ilang araw, Dok? Kasi, di ba may sinasabi din sila, Dok, na parang pagka diarrhea lang, you let it flow lang. You drink a lot of water kasi mawawala rin siya. Opo, para ilalabas lang yung Pero this time, hindi pwede yung ganun. How many days na makita mo yung anak mo, lalong-lalo na yung mga bata na nagdadiarrhea, bago mo siya itakbo sa ospital? It's very important to assess the level of hydration of the child. So, one of the things that you have to check is yung activity ng bata. Active pa ba siya or lupay-pay na? Eager pa ba siyang uminom? Or tipong ayaw na talagang sa sobrang hina niya, hindi na makainom? Hindi na naglalabas ng ihi, tapos pag niningnan mo yung mata, lubog na siya. But of course, you don't want to wait for that to happen. Once na nakita natin na parang mahigit limang beses or apat or limang beses na tayong nagdudumi, pakonsulta na kagad tayo so that the doctor can make the recommendations if there's a need for you to, first and foremost, kasi importante sa diarrhea is the rehydration. So, we make sure na, halimbawa kung sa bahay lang muna tayo, mag-oral rehydration solution tayo. Wag po yung mga sports drink kasi mas maganda yung balanse ng oral rehydration solution in terms of replacing the fluids and then the electrolytes in the body. And then when you go to the doctor, they will be the one to advise you if there's a need for an further examination like a stool exam or a culture or if there's a need to give an antibiotic for that. So yun ang treatments for the parasite antibiotics. May tanong lang ako kay Doc kasi na-experience ako ng diarrhea, ganyan. Ang dad ko sabihin niya, uminom ka lang ng yung mga probiotic drink. Okay po ba yun sa... May mga studies kasi, ang probiotic, it's a supplement. There have been studies that say na parang tinutulungan niya kasi yung tummy na makarecover or to replace the good bacteria that's been lost during the course of the diarrhea. So, there are studies na pwede niyang shorten ang course, but not it's not like the cure all for all kinds of diarrhea. For hydration, Doc, sinasabi nila yung water, lagyan mo daw ng konting salt para sa electrolyte. Can that help also? Pwede. Oresol. Oo, di ba? Parang sa Oresol. Mas maganda kasi, meron kasing mga nabibili tayo ngayon available. So, that's the one being recommended by the WHO. It has the right balance of electrolytes ng yung alat sa katawan, yung sodium, potassium, and chloride. So, mas maganda kasi yun sa katawan in terms of replacement. Ano rin, bakit pag nagdadiarrhea, Doc, kailangan ka daw kumain ng bananas? Ah. Or yung, apples din. Di ba, no? Yun daw. Pag sa diarrhea kasi, we have to, think of it na yung lining ng ating digestive system, medyo nasisira siya. So we have to help the tummy by advising yung mga low-fat diet. And then yung bananas, mga apples, mga crackers na yan, more of bulk-forming din kasi siya. So more of helping the tummy recover. Oh, ganun. Tapos bawal ka daw kumain ng mga kanin pagka nagda-diarrhea ka or you have to lessen your food intake pag may diarrhea ka? More on the choices of the food. Iwasan natin yung mga mamantika or oily, mga fried food, yung mga creamy na pagkain also.
Yun daw, nakakatulong ba yung kulay, yung walang kulay na, hindi energy drinks yung soft drinks na walang kulay. Basta, Ate Lynn, ako, when I have a patient with diarrhea, talagang, ang sinasabi ko, rehydrate and dehydrate. Mm-hmm. So, rehydrate kung anong gusto mong fluid, although it's best to use yung Orisol. Kasi, when you poo-poo, yung kasama yung electrolytes natin yung sodium, potassium, kaya nagka-cramps yung iba. So, gusto mo i-replace kaagad yon. And yun yung oral rehydration. Eh, mura pa yon. Parang 3 piso lang. Kaysa bumili ng mga sports. Yung mga sports drinks kasi so, napakamahal. Lang. Although maalat kasi, kaya yung iba sinasabi, lagyan mo lang ng asin. Kasi sinasabi nga nila kasi, lagyan mo lang ng konting asin yung tubig, okay ka na. Meron ngayon marami na rin pong labas na may flavor. So like strawberry. So ako naman, yung iba, like ako I just tell, buko juice and banana. Yun na yun, potassium para hindi ka nagka-cramps. Tapos yung buko juice talaga, ang dami yung electrolytes. Yun na yun, buko juice and banana. Sugar can also cause more diarrhea. High sugar din. Yun yung laging sinasabi sa amin pag may diarrhea ka, dapat yung inumin mo, walang kulay. Tapos kailangan mga crackers lang. Hindi, kumain. Pwede daw, Iwasan lang natin. Para hindi ulit lalabas. Tsaka ang nakakatakot yata pag nagbabamit ka na, yung nagsusuka ka na, no? Yun ang nakakatakot talaga. Well, okay. Malang madidehydrate kasi. Kaya huwag nang hintayin yung gabi. Yes, dalhin ka agad. Huwag nang hintayin yung mga nasabi ko kaninang mukhang dehydration. Na. If nagdudumi, dalhin na kaagad sa doktor para ma-examine. Thank you, Dr. Katrina Flor Cruz, ang ating pediatrician mula po sa Medical City Lifestyle and Wellness Center. Maraming salamat. Kailan ka nandun sa Medical City? Monday, Wednesday, and Friday po. Then Saturday afternoon sa Santa Mesa.